Yon, at dahil maulan na naman, meron ako dito ng beef. So gawin natin two ways yan. Gawin natin Paris toppings at beef mami. Ang gagamitin ko noodles, ito po, Japanese. Para maganda po ito, parang pang ramen. And manipis siya, pero hindi siya kasing lambot ng miswa. Yon, o paano? Start tayo, i-pressure cooker na natin to para mas mabilis. Pag wala kang pressure cooker, kahit pakuluan nyo na lang. Ngayon, since itong sabaw ay gagamitin natin para sa beef mami, huwag natin tatapangan ng mga timpla. So yan, onion leeks yun, onti lang. Beef cube, onting asin lang muna. Yan, laurel, pandang tanggalan sa, kaya lang onti lang kasi gagamitin nga natin yung sabaw. At onting star anise lang para dyan. At onting paminta. Yan, tapaminso. Salang na natin to. So ito siguro, ipipressure cooker natin yan, mga 30 to 45 minutes. Check-in na lang natin. So yun na nga, oh. Pagkatapos niyan, malambot na agad yan. So yun, mga 35 minutes inabot para malambot. Ngayon, gigisay natin to, yan na siya. Three ways pala yan. Yung pangatlong way, bukas na lang gawin natin salpikaw. So yan, mantika. Gigisayin ko lang siya ng mabilisan sa bawang. Gusto nyo, tustayin nyo yung bawang. Gusto nyo, luyahan nyo, kay bahala. Lagyan nyo na sibot. Pero ako, pinaka-simple, pinaka-basic lang to. Pero masarap. So yan, dinagdagan ko na star anise kasi mabilisan luto lang yan para lumasa. Tatlo nilagay ko. Ayan, nilagay ko kagad yung bakang malambot na hinihiwa-hiwa ko na. Pagtas niyan, pwede na natin timplahan kagad yan kasi malambot na yan. So ginisa ko lang ng mabilisan talaga. At yan, toyo. Local lang, di ba? Silver Swan. Big Henny Man. O yan, lagyan din natin ng Nor seasoning, pampalasa, optional yan. May MSG yan, yan. Oyster sauce, mga dalawang kutsara. Dagdag din ako ng MSG dyan eh. Yan, chicken powder. Unti lang naman. Unti-unti lang. So okay na yan. Since malambot na, haluin lang natin para magmalagyan lahat. At tutubigan ko na yung tubig, kayo na po bahala. Naayon yan sa alat ng panimpla nyo. At tatlong kutsaritang asukal since matamis ang Paris style ng retiro. Hindi po ito yung kanto style. May mga luya at sibot po yun. So yung kumukulo na, pwede na natin palaputin. Yung pampalapot, kayo na rin po bahala kung gaano kalapot ang gusto nyo. So cornstarch lang yan, tsaka tubig. Nilagay ko na lahat. At pag nakuha nyo na yung gusto nyo lapot, okay na po yan. So lilipat ko yan kasi gagamitin ko yung kawali sa paggawa ng ating fried rice. Kasi nga Paris. Ito, simpleng-simple lang din, pero masarap na fried rice to. Kaya gayahin nyo, mga lods, mga pares, mga pares. Yan, itlog muna. Talagang ano to, mga lods. Rekomendado ko to. Tapos mura lang. O, yan, onting bawang. Tapos yan, lagyan nyo chorizo. Yung mga kahit sa pangpalengkin, tagkikinsi lang. Pero onti lang kasi matapang ang flavor nun. Ayan, bagong sinaing na kanin. Kaya kasi wala akong bahaw. Pero pinatuyo ko na lang. Pinalamig ko, tinanggal ko sa kaldero. Onting chicken powder. Para Chinese to Chinese. At onting oyster sauce. Yan. So, alu-aluin nyo lang. At lalagyan ko pa ng ano yan ng green onion. So, yung dahon ng onion leeks pala. Lagyan nyo nun, masarap yun. Yan, talagang tinuyo ko siya kasi nga bagong saing siya. Yan, oh. O, oh, diba? Talagang masasabi nyo dyan eh. Wraps! Ayan ang itlog natin. Yan! So, mabilisan na lang yan. Since tuyo na, kita nyo naman, di naman siya dumikit. Hinaan ko na rin yung apoy. So, okay na yan. So, assembly na. So, dito yung Paris toppings na lang para hindi na natin ihiwala yung Paris. Ito yung noodles. Parin, pinakuluan ko lang yan doon sa sabaw. Yan, oh. Beef mami. Nilagyan ko sabaw para masarap. Ito, Paris toppings. Siyempre, lalagyan natin yan ng gulay. Yan, oh. Bok choy. Tagalawa lang muna ng dahon. At sasabawan na natin. Uy, sakto, umuulan. Oh. Onion leeks, toppings. At lagyan natin ng ano yan, kamalansi. O yan, o paano umuulan, kainan na mga lods, mga sherap, rapsa! Woohoo!